everyone, Brent Mendoza here, and welcome back to my channel. For today's video, guys, mag-tastes ulit tayo from Sift Manila. And kasi meron sila pinadala na new product sa akin. Itong coffee bun, itong cream cheese garlic bread, saka itong cinnamon buns with cream cheese. So, originally, guys, ipinadala talaga nila sa akin itong dalawa, pero umorder na rin ako ng cinnamon bun with cream cheese kasi para dapat to sa boyfriend ko. Pero hindi na umabot kasi umuwi na siya sa Pangasinan last week. So guys, excited na ako matikman ulit ng mga ito dahil alam ko kapag Sift Manila yung gumawa, masarap. Kaya guys, without further ado, let's taste these products! So guys, uulay mo natin itong cream cheese garlic breads and sa amoy pa lang guys. Umaalingaso na yung amoy dito sa box kasi sobrang bango. Yan guys, so parang ang bango-bango. Kami itong kanyang itsura. Excited na ako guys, swero. Ito ang kanyang itsura, ayan, kung nakikita nyo. Dito sa gitna, puro cream cheese, tapos yung makakita mo yung mga garlic bits. Isa sa mga favorite ko na panggisa or yung ginagamit na mga ingredients ay garlic. So, ayan o, tinan nyo. Para siyang ano, para siyang monay na may cream cheese sa loob. So, let's taste. Ang sarap guys. Walang halong eme, ang sarap. Sorry guys, di na ako nakapag sabi na aking first impression ito sa garlic bread na ito. Pero guys, ang sarap. Parang bumalik na naman ako dun sa Spiral. Alam niyo yung buffet sa Sofitel yung Spiral. Meron kasi silang bread na sourdough bread. Tapos meron silang butter with garlic tsaka mga spices. Ganito yung lasa. Super sarap guys. Walang kanong eme. Siguro guys, medyo matamis na ng konti para sa preference ko. Kasi gusto ko kapag garlic bread medyo maalat-alat talaga. Pero ito, medyo nasa sweet side ng konti. Pero ang sarap guys. Hindi ako fan ng mga cream cheese, like mga cream cheese na cake or kung anong cream cheese man yun. Pero guys, pinag-aaralan ko siya magustuhan kasi pansin ko sa cream cheese talaga marami talagang pwedeng gawin. Mapa-dessert man yan or mapa-savory dishes. Tingnan nyo guys yung loob. Super dami ng cheese tapos super lambot ng bread. Sobrang sarap. So guys, ito yung one big bite ko. Up next naman, itong cinnamon bun with cream cheese. So, ayan, may cream cheese na naman ulit. Na-excite ako sa cream cheese. Kahit hindi talaga ako fan ng cheese talaga. Kumakain ako ng cheese, pero hindi talaga ako... Yung alam mo yung favorite ko, hindi talaga. Pero, na-excite ako sa cream cheese kasi ang dami niyang pwedeng gawin. So, guys, ganito ang kanyang itsura. Para siyang, ano, cinnamon. Ganun yung kanyang itsura. Then yung amoy niya pagbukas mo, super bango. Maamin mo talaga yung cinnamon flavor, maamin mo talaga. Ang kanyang itsura, ayan. So yung bread niya, parang siyang ano, sa Starbucks yung sticky buns. Gusto ko kasi sa cinnamon, or sa cinnamon bun, or cinnamon, kung ang cinnamon man yan. Yung sa cinnamon date, gusto ko yung parang croissant yung kanyang bread. Ito kasi parang sticky bun dun sa Starbucks. So guys, let's taste. Ang sarap. Yun yung love guys, so punong-puno ng cinnamon niya. Guys, kung mahilig talaga kayo sa cheese, lalo na sa cream cheese, itry nyo to kasi super dami ng cream cheese. Kasi tingnan nyo guys, so super kapal ng cream cheese. Hindi siya yung parang malabno ng cream cheese. Hindi. Ano siya, super thick talaga ng cream cheese. Kaya kung cream cheese lover kayo, magugustuhan nyo to. Tsaka yung bread guys, mas malambot yung nasa Starbucks. Pero ito, medyo dense ng konti. Alam nyo naman ako, kung matagal na kayong viewer ko,
gustong gusto ko yung talaga yung lumalaban sa ngipin. Talaga yung medyo makunat-kunat. Perfect siya for me. Tataba na naman ako nito. Oh my God. So guys, ito na yung last night na try natin itong coffee bun. Super excited ako rito kasi favorite ko yung coffee buns sa Coffee Roti. So guys, favorite ko rin yung coffee buns dun sa may Bistro Deli ba yun? Oo, tama, Bistro Deli. Kasi meron siyang chocolate sa loob. Pero ito, I'm not sure kung merong laman sa loob, pero it stinks. So guys, ganyan itong kanyang itsura. Ayan. Very, ano siya, very appetizing talaga siya. Tapos, yung amoy niya, very aromatic. Medyo dark lang siya ng konti, guys, compared dun sa mga kinakainan ko, like Coffee Roti, tsaka yung Bistro Deli. Pero ito, guys, amoy na muna coffee. So, let's taste. So, let's see muna kung may laman siya. Wala siyang laman. So, para siyang Coffee Roti. Alam nyo guys, unang kagat ko, akala ko wala siya naman, pero meron siyang laman, parang butter, yung nilagay, parang siyang frozen butter, parang siyang frozen butter yung nilagay sa loob, tapos mag-melt na sa loob. Kasi nakita ko, parang may mga open areas dito, feeling ko butter, kasi super linam-nam niya, and then, lasang-lasa mo yung coffee talaga, super sarap ng coffee, hindi siya matamis, medyo nasa bitter side siya. And then yung bread, super lambot. Magugustuhan nyo to ng mga bata, mga lola, or tayo mga bagets. Feeling ko ma-addict ako dito kasi mahilig talaga ako sa coffee. Masarap to i-pair din sa hot or iced coffee. So guys, ito na ating final verdict. So guys, dun tayo sa taste. Itong garlic bread niya, ang masarap talaga siya guys. Super rich nung lasa, tsaka very hearty. Hindi ko lang gustuhan dito, medyo nasa sweet side siya. Na okay rin naman, pero for my preference, gusto ko yung garlic bread ko, maalat-alat talaga. Pero ito guys, wala masabi dito, super sarap, super sulit sa 230 pesos. Kasi itong cinnamon, super, ang sarap ng bread. Tapos yung, diba, favorite ko ngayon, matigas-tigas na bread. Lalo ko siya nagustuhan. And then, favorite ko talaga yung cinnamon, Danish cinnamon buns. Cinnabon, favorite ko. Kaya, medyo bias ako dito. Ayan, masarap talaga. Pero ang hindi ko lang nagustuhan dito yung frosting ng slide. Kasi medyo maalat-alat naman siya ng konti. Feeling ko dahil sa cream cheese. Pero, guys, nakukomplement yung alat, tsaka yung sweetness dito sa bread tsaka dun sa cinnamon and sugar nila. Ulitin ko guys, preference ko ulit, gusto ko talaga sa cinnamon ko is super tamis. Dito naman sa garlic bread ko, super alat ang gusto ko. Not too much. Siguro nag-o-oil lang ako, pero gusto lang talaga maalat yung garlic bread ko. And super tamis naman ang aking cinnamon bread. And then guys, dito naman tayo sa coffee buns. Ayan, dito talaga ako excited. Super excited talaga ako dito. Sulit to guys, sa 200 pesos. Sobrang sarap. And then, sobrang laki niya. Hindi siya sobrang laki ah. Sakto-sakto na talaga yung laki niya guys. Para sa kanyang price. And then, nabubusog na talaga. Kasi kahit yung bread niya super fluffy or malambot, mabigat sa tiyan. Parang kalahati pa lang, parang nabusog na. Or siguro kasi kumain na kasi ako nung dalawa. Hindi ko lang talaga nagustuhan guys. Ang lakas makataba nito. Kasi masarap siya guys eh, masarap. Tapos nahahagilty rin kasi syempre alam niya naman yung main ingredients ito. Butter, flour, or cream cheese, sugar. Alam niya nakakataba guys, pero itry nyo kasi super sarap. Minsan lang tayo kumain ng masarap. Lubos-lubos yun na guys. Kung masipag naman kayo pag-workout guys, katulad ko, ayun, i-burn yun na lang. Kasi favorite ko na itong coffee buns tsaka itong cinnamon buns. Eto, ngayon pa lang ako nakakain ng garlic bread na may cream cheese, kaya nagustuhan ko rin.
nagustuhan ko rin talaga siya, guys. And lastly, guys, for the packaging naman, super ganda na packaging nila. Ayan o, yung color, lalo na yung color. Favorite ko yung light blue. Very, ano siya sa mata, cooling siya sa mata. Tsaka lakas makayaman ng itsura o. Ayan. Siguro hindi ko na nagustuhan dito yung ganyang sticker. Kasi hindi siya sticker, dinikit lang siya. Dahil maarte na naman nga ako. Ayun nga lang, ano nang hindi ko nagustuhan yung sticker. Pero guys, naniniwala ko, pag lumaki na yung kanyang business, ako lang sabi sa inyo, sticker na ito. Hindi na siya yung paper, or printed na paper tapos dinikit lang, hindi. Hello, Ninya! At nagustuhan ko rin dito, guys, meron din siyang instruction, ayan, kung paano i-reheat, tsaka yung best before. Tsaka, andito rin kanilang contact. So, kung gusto nyo umorder, guys, ilalagay ko rin dito sa baba yung kanilang Facebook page, tsaka yung kanilang Instagram. So, that's it, guys. That is my taste test for Sift Manila's new products. Ito talaga, walang halong eme. Nagustuhan ko talaga to, guys. Medyo masama ang loob ko ngayon dahil i-workout ko na naman ito bukas kasi alam kong carbs to and then fats. Pero wala eh, masarap talaga eh. Parang after ng filming na ito, kakain pa ako ulit. So, sana guys, nagustuhan nyo ang aking taste test and I hope marami pa akong iti-taste test. Pero bala ko, hindi ko siya gagawin every week na kasi parang taba-taba ko na. Magpapasok din ako ng mga skincare kasi alam ko na miss nyo yung aking skincare routine tsaka skincare reviews. So guys, abangan nyo na lang aking mga sunod na i-taste test. So see you later, see you next time. Bye-bye!